paraan ay bukas para tayo nag-aalay ng ating mga sarili. Kung kaya ang tema po natin ay On Bended Knees, lahat tayo naliligluhod sa awang at pagmamahal ng Diyos. Tama po ba, Father? Ayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang pagkakataon to, nakita-kita na naman tayo muli. Yes, thank you, si San Luis. Our running priest. So tayo tutuloy na sa susunod na bahagi ng ating program ngayong umaga na ito. At tatawagin po natin si Reverend Father Jesse Somosierra Jr. District 1 Priest Director. Para sa ating opening remarks. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. So tayo po ay nagpapasalamat sa harapan ng Purong ni Kapal sa pagkakataon na tayo nagkatipon-tipon muli, no? Every year para po sa pagdiriwang natin ng Catechet Garden. So ngayon po ay ang ating tema ay On Bended Knees. Pakiulit nga po. So ito po kasi yung tema sa ayon po sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Catholic Education and Catechesis na CBCPH na ang mga pagdiriwang natin ngayon sa taon na ito, yung Year of the Family, Year of the Eucharist, bilang bahagi po ng ating paghahanda sa 2021 na bakit tayo naghahanda para sa 2021? Gawa ng 500 years ng ating pagiging Katoliko ay bilang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. And at the same time, yung pagdiriwang natin ngayon sa taon na ito na itinalaga po ng Santo Papa bilang Extraordinary Jubilee Year of Mercy, no? Ay ipinahayag po na bakit naman ho tayo ginawa ng Extraordinary Jubilee Year of Mercy ngayon? Anong dahilan ng Extraordinary Jubilee Year of Mercy? Ika 50 years na, oh, very good, galing, ng pagtatapos ng Second Vatican Council. No? So ito pong tatlong ito pinagsama-sama na CBCPH na tinatawag po natin na Extraordinary Jubilee Year of Mercy, Year of the Family, and Year of the Holy Eucharist. Ipinagsama sa On Bended Knees. Sabagat marami tayong dapat na ipagdasal. Marami tayong dapat na ipagdasal. At bahagi po nito, gumawa po ng tatlong module ang CBCPH. No? Yung unang module ay pinamagatang tinatawag po natin na On Mercy, Let Us Kneel. On Mercy, Let Us Kneel. Bahagi po nito, gawa nga po ng pagdiriwang natin na Extraordinary Jubilee Year of Mercy. Higit na pinaalagahan at dapat natin mabigyan ng pagtugon, ano ba kayong kahalagahan ng awa ng Diyos? Kasi ang lahat ko, lahat, pati yung aking pananampalataya, alam natin ay mula ay gawa ng awa ng Diyos. Tayo pong lahat ay narito ngayon
ay huwag natin kalimutan ay because of the mercy of God. Ang lahat ng ito ay gawa ng awa ng Diyos. Kaya rin po, itong bahagi nito ng unang module, on mercy, let us kneel. Sabat marami tayo, lalo-lalo na ngayong panahon na ito. No? Sabi nga natin ay, puso natin kung maaari ay nawawala na yung awa. Ano na yung namamayani? Galit. Mas namumuo ang galit kaysa sa awa. Pero pinaalalahanan tayo ng Diyos, on mercy, let us kneel. Kaya huwag tayo pinakailan tayo magdasal. Lalo-lalo na ho sa mga tao na hindi nararamdaman ang awa ng Diyos. Tayo magdasal para po sa mga tao na pupuno ng galit. Yung pong pangalawang module ay in adoration, let us kneel. Ang sentro po naman ito ay nakaugol po doon sa pagdiriwang nung ginawa natin noong January noong International Eucharistic Congress na binibigyan ng pagkapahalaga na in adoration, let us kneel. Sa tunay na pagsamba natin sa banal na Eucharistia ay kinakailangan na tayo ay lumuhod sa harapan ng Poong may Kapal. Kaya rin po, na tama-tama rin o binabalik yung pagluhod natin ng buo, doon po sa pagdarasal na pripasyo. Bahagi yun na kung saan ay tayo ngayon ay lahat ay nakaluhod. Pero hindi lamang po yan. Hindi lamang po dapat yung physical nating pagluhod. Pero yung kalooban natin na palaging handa tumugon sa panawagan ng Poong may Kapal para po sa bahagi po ng pagsamba kay Jesus na nagbigay ng kanyang sarili para sa ating lahat. At yung pangatlo po ay yung ikatlong module ay in service, in love and service, let us kneel. Kinakailangan tumukoy ito sa tunay na pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. So yung una, ano yung una? In mercy we kneel. In mercy let us kneel. For mercy let us kneel. Pakiulit na po. In mercy let us kneel. Pangalawa? In adoration we kneel. In adoration let us kneel. Pangatlo? In love and service, let us kneel. In love and service, let us kneel. Marami ang tayong dapat na ipagdasal. So tayo rin po, sama rin po natin sa ating panalangin. No? At sana po, huwag tayo manghinawa sa panalangin. Patuloy yung tayong manalangin. Manalangin tayo, lalong-lalo na po bilang mga katekista. No? Bilang mga katekista, ipagdasal natin ang nawa ay maibigay natin yung ating serbisyo sa harapan ng Poong may Kapal. Ibahagi rin o na kung saan ay ipagpasalamat din po natin sa harapan ng Poong may Kapal yung ating paglilingkod bilang mga katekista, bilang mga volunteers at saka student katekis. At ipagdasal din po natin yung ating dati director, si Father Tucci, no? Na magiging bahagi po ng komisyon na ito. No?
Ipagdasal niyo rin po yung bago, may bago tayong direktor. Ang bago nating direktor ay si Father Seldon Coronado. No? Bahagi po na tayo magpasalamat. Asana mga taga Luciana. Panalangin natin na nawa po ay matulungan tayo lalo-lalo na para po sa patuloy nating pagkabay, para po sa ating pagtuturo sa mamamayang Kristiyano. Pagdasal din po natin, no, na ito pong ating venue, alam niyo, sabi sa akin ni Father, mayaman natin ang katipisa. Bakit? Kasi yung bayan daw dito, alam niyo ba kung magkano ang bayad dito? No, hindi ko nasasabihin. Hindi natin kaya. No? Hindi natin kaya. No? Pero tayo po'y nagpapasalamat sabagat pinagkaloob ng Diyos. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan na involved, pero tayo po'y nagpapasalamat sabagat may mga tao na nagpahintulot na tayo ay magkatibong-tibong ngayon dito upang ipagdiwang ang Diocesan Catechetical Day celebration po natin sa taong ito, 2016. Bahagi po ng pagtugon natin sa paanyaya na ipinapahayag po sa atin na kinakailangan po natin ng sabi nga ay kinakailangan ay sumakit yung ating puhod. Huwag tayong mahinayang na magdasal sapagat marami ho tayong dapat na ipagdasal. Kasi alam nyo ho, kung talagang tayo magdadasal, sabi nga ho natin, kapag tayo magdadasal, sino kausap natin? Ang Diyos. Kinakausap natin ang Diyos at kinakausap tayo ng Diyos. At kung talagang kinakausap tayo ng Diyos, maraming gustong sabihin sa atin ng Diyos. Kung marami tayong gustong sabihin sa Diyos, mas maraming gustong sabihin sa atin ang Diyos. Kaya lang kumisan hindi natin napapakinggan. At kung talagang makikita natin, kung talagang tayo ay lumuluhod, sabi nga ho natin, on bended knees, nakaluhod, ang isang term na ginagamit ko rin, pero nakatiklop, natuhod. Hindi lamang mo physically, but figuratively. Kinakailangan lumuhod tayo at hayaan natin na ang Diyos ang tunay na mamayani sa ating pang-araw-araw na buhay. At huwag po tayo mag-alala sapagkat sigurado ay gagabayan tayo ng ating Diyos. So, bahilang bahagi po ng ating pagtugon para po sa pagdiriwang na ito, ay sana po itong ating celebration na ito ay tayo ay makita natin na bakit tayo kinakailangan lumuhod. Dahil nais natin na lalong mapalapit kay Jesus. Lalo tayo mapalapit sa ating Diyos. Kaya nga o yung ating tema na Extraordinary Jubilee Year of Mercy, I know, be merciful like the Father. Kapag tayo ay naging maawain, naging katulad tayo ng ating Amang nasa langit, naging katulad tayo ng Diyos. Naging katulad tayo ng Diyos. At yan po yan, magsimula yan sa pamagitan ng pagtitiklop ng ating mga tuhod. Kinakailangan na magsimula yan sa pagtitiklop ng ating mga tuhod. So, isang ginagawa ko ang practice. Ano pa rin? Halimbawa ko ngayon, magdiriwang tayo ng misa. Wala namang luhuran. Isa akong pamamaraan niya rin, kapag may panahon,
Sabihin niyo sa mga kabataan, sa mga bata, na ilagay yung kanang kamay sa kanilang dibdib. Kumisan ang ginagawa natin ito kapag nagkakaroon tayo ng inaawit natin yung ating national anthem. Inilalagay natin yung ating dibdib, ang ating kamay sa ating dibdib. Kapag po consecration at hindi tayo makaluhod kasi walang luhuran, yung suggestion ko po ay sanayin natin ang tao na instead na nakatayo lamang ay para maalala nila na napakahalaga yung adoration kay Jesus na nagkatawang tao ay ilagay natin ang ating kamay sa ating dibdib bilang pagpapahayag ng ating pagsamba sa kanyang harapan. Halito po, ito lang po yung iniwan ko sa inyo bilang pasimula po ng ating pagdiriwang. Ang sana rin po ay sa taon na ito, lubos natin mapagnilay-nilayan yung ipinahayag po nito na ating pong pagdiriwang on 20 days. Ito pong tatlo na ito, sana po ay makita natin. Ulitin ko ulit, ano yung unang module? For mercy, let us kneel. Pangalawang module, in adoration, let us kneel. Pangatlo, in love and service, let us kneel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Marami pong salamat, Father Jesse. Napakaganda po ng inyo sinabi, Father. Talaga nakaka-inspire, yes. Father. Yes, tunay nakaka-inspire. Ano nga po yung module 1? Kasi kumakain ako noong nagsasalita siya. Ano pa yung module 1? Susunod na ano natin, part ng ating program is tamang-tama, no? Para magbigay ng ating inspirational talk ang ating pinakamamahal na talagang ang suporta niya para sa ating lahat ay tunay na maaasahan. Hindi lang sa katiketika, nakita ko rin siya kahit sa ibang aspeto ng pagpapalakad, pagpapatakbo ng ating diocese, siya ay naroroon talaga. Walang kapagod-pagod, kaya siya ay walang kapupas-pupas. At siya ay naririto ngayong umaga, no, para magbigay ng ating inspirational talk. Kaya lang, hindi ko alam kung naririnig niya ako kasi siya ay pising-pising nakangiti. Ako makawahe, nakikinig pala siya. No, ito ay tawagin na natin ang ating kagalang-galang at kamahal-mahalang obispo ng Diocese ng San Pablo, si Bishop Pamadico Benaventura D.D. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito'y may nalang tindahan. May tinitindahan. Ayusin naman po natin yung... Hi! Ayusin naman po natin yung projector at ito'y mga PowerPoint. At habang ito'y inaayos, gusto nyo pumunta sa CR po na, hindi gawin po ninyo at kaya lang po ito. So sabi pa ng ating mahal na obispo, tayo po ay magkakaroon ng 5-minute restroom break, yung mga iinom, mag-retouch. Sige po, after 5 minutes, balik na po kagad. Ano yung re-retouch nila? May re-retouch. Re-retouch nila sa'yo. Mag-retouch daw muna po kayo.